Take-out ngayon. Tama. Nag-take-out ng pagkain dahil ginugutom ka. Nako, sa mga oras na ito. Ang sarap-sarap kumain sa 9:38 na oras. Especially pag ikaw ay nag-aabang sa amin dito sa 93.9 IFM Manila! Ang best friend mong FM. At syempre, napakasarap ng umaga ko ngayon dahil ang aking kasama, bukod sa masarap siyang kausap, controversial din siya socially. Pagkain lang, Papa Charles? Hindi, inihelin tulad ko sa isang pagkain ang malakagandahan mong itsura, Mama Ay. Kasi ang dami-daming nai-in-love, nagkakakrush sa iyo. Ang meron sa'yo, Mama Ay? Matanong lang, ano? Hindi ko alam, pero kasi ang dami nagsasabi na ang kulit-kulit ko daw. Parang wala daw sa itsura ko. Talaga? Yung kakulitan ko. So, i-check nyo na lang yan sa ano, sa aking social media. Hala, yung kakulitan ko. Nahiya daw ako bigla nung sinabi yung social media. Kasi ang meron lang ako doon, yung tamang-tamang mga likers lang, mga followers. Pero pag i-check mo yung at 123 I love you, ang dami-dami mong followers doon. Ang tanong dito, ang tao bang sobrang hini-hate mo, the more you hate, the more you love din ba? Hindi ako naniniwala dyan sa the more you hate, the more you love, Papa Charles. Hindi, ako naniniwala ako doon. Especially ngayong umagang ito, hindi ko alam kung hahabol ba siya sa iyo socially dahil kahapon nag-trending si Mang Kanor! Nako! Bakit? Masisira na naman yung araw ko, Papa Charles naman eh. Bakit mo pa tinawag si Mang Kanor? Alam mo, the more you hate, the more I love you. Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga followers, at yung mga bashers, isali po na. Lalo na sa iyo, Papa Charles. Thank you. Ang gwapo mo ngayon. Oo naman. Para kang, para kang computer table. Okay. Tignan mo yung suit mo, parang cortina. At sa aking mind, hi mind. Hello, I'm not yours. Alam mo, natutuwa ako sa inyong dalawa kasi... Mas gusto ko yung hard to get yan. Oo nga eh. Natutuwa ako kasi para talaga kayong best example ng aso at pusa na aga-aga pa lang nag-aaway na. Alam mo yun? Yan ang gusto ko. Awayin niya ako. Bakit? Para patulan ko siya. Sabi. Mang Kanor. Yes, ma'am. Patatas ka ba? Patatas? Bakit? Mukha ka kasing galing sa lupa eh. Yan! Fire! Let's go! Yan! Ay, pasali sa lang ang hair ko. Mang Kanor? Patatas ka ba? Mine. Patatas ka ba? Bakit? Gusto kasi kitang balatan. Aray ko ha. Ang sakit naman nun ha. Babalatan mo balatan ko. Balatan ko ang puso mo. Aray ko. Napaka-grabe talaga. Brutal to si Mang Kanor. Gusto ko makita ang laman. Kung ako ba talaga ang laman dyan. Pero Mang Kanor... patatas ka ba? Bakit? Gusto kong kainin yung patatas mo. Hindi ko kalaya. Okay lang. Kasi ayaw ni Mama Ay sa'yo. Hindi ako okay lang. Sige. Wala problema. Umapatol ako kahit matanda. Wala problema sa akin. Kainin mo yung patatas ko na may lupa. Pero sa balita muna tayo. Kasi alam mo, yung sinasabi ng DSWD na isolated cases daw ang mga yung mga anomalya sa SAP distribution. Alam mo natin yan sa susunod na mga araw kung ito ba talaga ay isolated cases. Kasi marami tayong nakita sa balita, mga reklamo, na kesyo tinapyasan ni kapitan, ni kagawan, ni mayor, ang mga social amelioration program. Maawa naman po tayo sa ating mga kababayan. Nakakaawa talaga, Mang Kanor. Sobra. Pero bakit nyo tatapyasan yung SAP na yan? Well, baka nagmana sa'yo. Mahilig manapyas. Oo. Ayan. Ilan na ba, Mang Kanor, ang mga natapyasan mo? Sa totoo lang, paborito ko ang patatas. Gusto ko yung patatas tapyasin talaga.
Ilang patatas ba ang natapyas mo? Usapang ano lang naman, pananapyas man lang. Patatas? Marami na akong natapyas sa patatas. Talaga, paborito ba? Ko yan eh. Lalo na pagprituhin yung first prize. Second prize, third prize. Paborito ko yan. Patatas kaya talaga ang natapyas mo, Mang Kano? Baka yung patatas ng mga babae ang natapyas mo. Nako, ako nainis ako sa mga nang anomalya sa shop distribution. Talagang yan ang gusto kong tapyasin. Eh, Mang Kano, ilan na ba ang nagawa mong anomalya? Sa totoo lang, man. Itong manumalya talaga itong karneng baboy ngayon. Kasi tumaas ang presyo. Talaga ba? 190. Umabot yung iba ng 240, 250. May mga patong na 50 pesos. Sabi ng Department of Agriculture, sobrang laki naman ng patong na yan. Grabe makapatong. Speaking of anomalya, ilan na ba ang nakapatong? Ilan na ba ang nag-approach sa'yo na gustong pumatong? Pumatong ng anomalya. Naku, siguro ang dami, no? Alam nyo, yung pinatong nila na 50 pesos or 60, masyadong malaki. Talaga? Lalo na ngayon na naghihirap tayo. Eh parang sabi nga ng mga consumer, para naman po tayong pinagsamantalahan ng mga tindero at tindera ng karning baboy. Eh akala ko ang ba? Laki ng patong. Akala ko ba, mayaman ka. Hindi dapat nalalakihan ka sa ako, patong. Hindi ako na problema sa aking sarili. Paano na lang yung mga kapuspalad nating mga kababayan. Ako wala akong problema. Malaki ang pigiri ko. Kaya ayoko ng malaking patong. Malaki ang pigiri? Malaki daw ang pigiri niya. Gano'ng kalaki, Mang Kano? Hindi nyo narinig. Sabi ko, pigurin. Pero alam mo, Mang Kano, may baboy na figurine? Yan na sabi ko, malaki ang aking baboy na figurine. Kung may karanasan ka sa babae na ala figurine yung yung datingan. Oo nga, mahilig ka sa figurine. Sinasabi ko lang naman, mahilig ako mag-alkansya. Para mag-ipon ako, pagdating ng panahon, meron ako magagamit. Pero gaano ba kalaki yung alkansya mo, Mang Kano? Yung alkansya ko, hindi mo mahawakan ng dalawang kamay. Malaki nga. Mang Kano, alkansya ka ba? Mind back eh. Ang sarap mo kasi basagin eh. Ikaw lang pala marunong ha. Alkansya ka ba? Bakit? Gusto ko kasing pasukin ang butas mo. Tignan mo itong matandang to, no? Malamdi. Saan ba ipapasok ang... Saan butas? Doon sa alkansya. Grabe. Pero... Ikaw, nako, ekis ka na talaga sa akin, Mang Kanor. Saan mo ba ipasok ang pera? Kung may alkansya, sa saan? Sa butas? Ba't ka nagagalit? Wala, yeah. I hate you, Mang Kanor. Magalit ka pa para lalo kung may in love. Talaga lang, ha? Pero speaking of in love na yan, ilan na ba kasing beses ka na in love, Mang Kanor, na binutas mo yung alkansya? Oo, ilan na ba ang nabutas mong alkansya, Mang Kanor? Sa totoo lang, kawawa talaga yung mga jeepney drivers, pero ipasok daw sila. Hindi lang sa butas, sa delivery service. Doon sila ipasok para may alternatibong hanap buhay. Palakpakan naman natin yan. Sana'y matuloy kasi kawawa po. Itong mga jeepney drivers, yung iba ay namamalimos na lang po. Pero may good news naman kasi mayroong amelioration na second wave. Baka mabigyan na itong mga drivers natin. So isa lang ibig sabihin yan. Meron ka talagang binutas na? Oo nga. Marami-rami na ba? Binutas ko yung ako yung alkansya kay puno naman. Pag puno na, butasin mo na, puno na eh. Talaga lang ha. Bakit daw hindi nagpapakita si Mang Kanor sa Facebook live natin? Andam hindi na ako mahilig sa social media. For your information. So ibig sabihin ang social wala media? Wala akong pakialam sa trending-trending na yan. Ang pakialam ko, ang aking pagmamahal sa aking mind. So ibig sabihin... nito, hindi na siya mahilig sa social media. So ibig sabihin ang social media mag-a-adjust kay Mang Kano. Ganun talaga kasi.
Ako wala akong pakialam social media. Ayaw ko ng stress. Eh what if kagaya dito ngayon may nagtatanong sa social media? Sige. Eh kung wala ka palang social media, eh paano ka makakapasok sa butas na may alkansya? Butas na alaalkansya ang laki, Mangkanor. Pinaghahanap kay Mangkanor. Hindi ko kailangan ng social media para mapasok ang butas niya. Ano ba ang kailangan mo? Kailangan ko lang ay pangkuhit. Pero what if itong si Ana Marie Rosario Lahaw-Lahaw, magsasabi siya dito na gusto daw niyang pumasok sa butas, kung anumang butas ang i-offer mo daw, Mangkanor. Nako! Sige, pumasok ka sa butas ng alimango. Pagdano po mapayag. Sandali lang, sandali lang. Mine, papasok na ba ako? Saan? Sa puso mo. Ang tanong, makakapasok ka ba? Eh, wala kang pang-amelioration kay Mama Ai. Wala man lang pampadulas. Sabi niya madulas daw siya, pero pampadulas wala. Alam niyo naman, ako po ang DJ na madulas pa sa okra. Mangkanor. Yes, mine. Kolesterol ka ba? Bakit? Kasi you are bad for my heart. Mangkanor. Kolesterol ka ba? Bakit? Hindi ba bahalata? Gusto ko yun. Alam ba? Sabi ba dito? Ako muna. Grabe naman kayo. Pabawiin niyo ako. Sabi pa dito ni Nor Jim Hinos Gripon, Mangkanor, ang bata ng isip mo, kaya tuloy hindi ka pinapatulan ni Mama Ai. Hindi talaga. Sandali. Mine, kolesterol ka ba? Bakit? Dumikit ka na sa puso ko. Ito, pahuling banat. Mangkanor, kolesterol ka ba? Bakit? Kasi masyado kang masebo. Loy, maawa naman kayo kay Mangkanor, Mama Ai, Papa Charles. Pinagtutulungan nyo na siya. Wala na siyang matinong sagot. Ay, wala kami pake. Sabi yan ni Bichi. Latras, ilan na po ba ang napuno ni Mangkanor na alkansya? Mukhang madami-dami na din daw talaga. Sa totoo lang, marami na kasi akong naging alkansya. Nag-iipon ako, kaya ako yumaman. Wala ka, oy. May tanong si Marvin Mark Bautista. Lupit, Mangkanor, tapat ba talaga ang pagmamahal mo kay Mama Ai? Ay, Marvin Mark Bautista, kahit wala ka pa sa, hindi ka pa pinanganak, mahal ko na si Mama Ai. Para alam mo lang, talking about Bautista, palakpakan ko si Christian Bautista. Hindi si Christian Bautista yun. Ba yun? Si Mark Bautista. Siya rin pala yun. Marvin yun? Marvin Mark Bautista? Meron pa rin Mark Bautista. Nalito na ako. May ano pa dito? May ano talaga dito? Sobrang curious sa'yo, Mangkanor. Hindi ko alam kung karelasyon mo siya sa Davao. Pero sabi niya, bakit nandito ka na sa Manila, Mangkanor? Di ba taga Davao ka? Ibig sabihin nito, meron ka bang tinatakasang butas ng alkansya? Alam nyo, sa totoo lang, maganda pala dito sa Manila. Maraming trabaho, maraming tao, maraming traffic. Pero alam mo kasi, Mine, ano? 951 na. Si Mark Bautista, idol ko yon. Kasi nag-artist na, tapos nag-donate pa. Yan ang mga magandang halimbawa. Ay, oo. Mga magandang modelo. Speaking of magandang modelo, sabi nga dito, dapat magiging magandang modelo ka kay Baby Ira ko, ha? Be kind, Mangkanor. Mangkanor, please lang, alam ko yung bahay mo. Kaya kung ayaw mong tumigil kay Mama Ai, pwes, ipapadaan ko na lang ito sa alam mo na. Wawa. May threat na kay Mangkanor. Magpa-blatter ka na, Mangkanor. Sumadami mong babae. Alam mo, sinasabi ko yung magandang modelo kasi yan talaga ang type ko. Huh? A
sinasabi ko na nga, kaya sinasabi ko, si Mama Ay ay isang magandang modelo. Kaya ikaw ang type ko, Mama Ay. And speaking of magkagandahang modelo na yan, si Danny Dequino Acuhedo Jr. Sabi nga dito, Mama Ay, Papa Charles, pakisabi kay Mang Canor na pag manligaw siya, magdala kasi siya ng isang sakong bigas para sulit yung panliligaw niya kay Mama Ay. Isang sako lang? Mm-hmm. Isang wing ban ang dalhin ko. Fine. May nagtatanong dito. Imaginin mo, Mine, 5 taon ka. Libre ang bigas mo. Halak ako rin. May nagtatanong dito galing kay Zell Kauli. Sige, tanong lang. Sino bang mas gwapo, si Mang Canor o si Pangulong Dago? Hala, oy. Ako, talo ako dyan. Presidente yun. Ayoko makipagtalo sa presidente. Doon na lang ako kay Pangulong Dago. Well, makilig ka kung mahirap na kalabanin ang presidente. Speaking of pangalaban na yan, hindi ko alam kung kakalabanin mo si John Ray Martinez. Bakit? Mm-hmm. Nagtanong siya dito sa Facebook Live natin. Sabi niya, Papa Charles, Mama Ay, pakisabi kay Mang Canor, kolesterol ka ba? Bakit? Kasi nakaka-high blood ka na. May basher. Ang aga ng basher. Grabe. Gusto ko yun. Ang aga nyo naman. Pero, Mayn, bago tayo magtapos, Mayn, bago tayo magtapos sa simbahan. Sa simbahan. Hindi. Durian ka ba? Bakit? Masaktan man ako, sasaluhin kita. Oh! Speaking of pagsalo, hindi ko alam kung masasalo mo ito. Ako talaga. Katanungan ni Bobby Guard. Bobby Charles. Sino si bodyguard? Bobby Guard. Bobby Guard. Ako po. Mama and Bobby Charles. Ako bodyguard. Pakisabi kay Mang Canor, sino ba yung pinatungan ni Mang Canor? Curious na May pinatungan na daw siya sa Davao papuntang Manila. Hindi ko kinaya, Mang Canor. Klaruhin ko lang, klaruhin ko lang. May scandal si Mang Canor. Klaruhin ko lang. Klaruhin ko lang, Mayn. Hindi ka na mag-explain, Mang Canor. Mayn, sandali, Mayn. Hindi, huwag ka na magpa... Hindi, sa presinto ka na mag-explain. Hindi. Mayn. Hindi. Maawa ka, Mayn. Ayoko na. Sabi nga dito, si Robert Castrodes Constantine. Ipakita niyo ngayon kung anong itsura ng Mang Canor na yan. Mang Canor, durian ka ba? Bakit? Ang baho mo kasi.